Hello at kumusta sa ating mga grade 8 students. Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8, araling panlipunan, kasaysayan ng daigdig, araling 19, ang kabias ng Egypt part 1, pre-dynastic period hanggang sa Old Kingdom. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos, aral tips, at of course, mga future araling panlipunan crash course na pwede mong magamit sa pag-review para sa araling panlipunan. So, ang ibibigay ko lamang sa inyo ay isa lamang mga buod, mga bagay na dapat tandaan na makakatulong sa inyo para lubusan ninyong maunawaan at mabilis ninyong maunawaan ang aralin tungkol sa kabias ng Egypt. And magsisimula lang muna tayo for part 1. Tatalakayin lang muna natin ang pre-dynastic period hanggang sa Old Kingdom. So, magsisimula tayo. Kabias ng Egypt, tandaan natin na ang kabias ng Egypt, mahalaga ang ginampanan ng mga pharaoh. So, sinasabi sa kasaysayan ng Egypt na kadalasan hinahati ng mga ang pag-aaral nito ay hinahati batay sa mga dinastiya na naghaharing pharaoh. Tandaan din natin na mahalaga ang mga pharaoh dahil sa panahon ng pag-aaral ng kabihas ng Egypt, mahalaga ang ginampanan ng pharaoh dahil sila ang tumatayong mga pinuno at hari ng sinaunang Egypt. Kabilang dyan, kilala din ang pharaoh na sila din ang namamahala at nagsasaayos ng mga irigasyon. Mahalaga ang kanilang ginagampanan dahil sila ang gumagawa ng pagkontrol sa kalakalan, kinokontrol nila ang kalakalan. Ang pagtatakda ng mga batas ay gawain din ng pharaoh. Kung kaya't napakahalaga talaga ng papel na ginagampanan ng ating mga pharaoh sa paghubog ng kasaysayan ng Egypt. Tandaan din natin sa pag-aaral ng kasaysayan ng Egypt. In fact, isa itong malaking bagay. It's a very big deal po. Big deal po talaga sa kasaysayan ang pag-aaral ng Egypt. In fact, we have this what we call Egyptologist. Mga scholar na nag-aaral sa kasaysayan ng Egypt ay tinatawag nating Egyptologist. Kasi sila yung nag-check, sila talaga yung mga expert sa pag-aaral. Kasi sa haba ng kasaysayan at sa halaga ng kasaysayan ng Egypt, isa naman talaga sa pinakamahalagang foundation ng kasaysayan ng daigdig ang Egypt. Kung kaya't ito talaga ay nabigyan ng sariling disiplina at nabigyan din ito ng mga eksperto talaga at binibigyan talaga ito ng pansin ng mga Egyptologist. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa mga panahon. Kung sa Mesopotamia pinag-aaralan natin ang mga lambak na umusbong na magkakasunod-sunod, sa China naman ay pinag-aaralan natin ang mga iba't ibang dinastiya, ang sa Egypt naman ay pag-aaralan natin sa kanilang kasaysayan ang iba't ibang mga panahon. So narito ang iba't ibang mga panahon sa Egypt. Sa unang column ay nandito yung mga panahon, iba't ibang panahon sa Egypt na nakasulat sa Ingles. At sa ikalawang kolom naman, narito ang mga iba't ibang panahon na nakasulat sa wikang Tagalog o sa wikang Filipino. At ang panghuling kolom naman, nandun ang iba't ibang mga panahon. Gaano ba katagal naglast or gaano ba katagal ang nasabing panahon? Unahin natin ang pre-dynastic period. Ang pre-dynastic period ay ito yung pinakauna sa lahat ng mga panahon. Sinasabing ito ay nagsimula noong 3100 BCE. Ito ay sinanda ng early dynastic period o una at ikalawang dinastiya na inaasahan na ito ay naglast mula circa 3100 to 2670 BCE. Ito naman ay sinanda ng Old Kingdom o matandang kaharian na naglast din ikatlong hangganan ng ika-anim na dinastiya na sinasabing naglast din ito ng 2670 to 2150 BCE. Then sinundan ito ng first intermediate period. Tagalog ay ito ay tinatawag ding unang intermediate panahon. Ito ay ika-apat hangganan ng ikalabing isang dinastiya. Ito ay sinasabing tumagal ng 2150 to 2040 BCE. Pagkatapos ng intermediate period, ito ay sinundan ng Middle Kingdom o Gitnang Kaharian. Ang Gitnang Kaharian ay umabot ng 12 at 13 dinastiya at umabot ito ng circa 2040 to 1650 BCE. Ito rin ay sinundan ng Second Intermediate Period
o ikalawang intermediyang panahon hanggang ikalabing apat hanggang ikalabing pitong dinastiyang circa 1,650 BCE. Nandyan din ang New Kingdom. Pagkatapos ng second intermediate period ay pumasok na ang New Kingdom o bagong kaharian. 8 hanggang New Kingdom. Ang sumunod ay ang New Kingdom o bagong kaharian. Meron itong 18 to 20 dynasties. At ito ay umabot ng 1,550 to 1,170 BCE. Pagkatapos ay ang third intermediate period o ang ikatlong intermediate panahon na umabot ng 21 to 25 dynasties. Ito ay nagtagal from 1,070 to 664 BCE. Nariyan din ang late period, ang panghuling panahon sa pagkasaysayan ng Egypt o late period o ang huling panahon na mayroong 26 to 31 dynasties at umabot ng 664 to 330 BCE. So yun ang iba't ibang mga panahon na kailangan din nating alamin para hindi tayo magkaroon ng confusion. Alam natin ang tamang pagkakasunod-sunod, hindi tayo malito sa pag-aaral ng kasaysayan ng Egypt. And once again, kagaya nga ng sinabi ko, tatalakayin lang muna natin mula sa pre-dynastic period at sa kingdom lang tayo for this talakayan. Ngayon, ay pupunta tayo sa mga nauna sa panahon ng mga dinastiya. Also known as the pre-dynastic period. At sa pre-dynastic period or nauna sa panahon ng mga dinastiya, narito ang mga mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Tandaan natin na sa panahong ito ay talagang namuhay ang mga tao malapit sa Nile River. Alam naman natin sa pag-aaral ng heograpiya ng Egypt, napakahalaga ng ginampanan ng papel ng Nile River. Sa panahon din ito ay nadiskubre ang paraan ng pagsulat ng mga Egyptians at ito ang hieroglyphics o nangangahulugang sagradong ukit o hieratic sa wikang Greek. Tandaan din natin na may mga pamayanan din na naging sentro sa panahon na ito at nang lumaon, ang mga pamayanan na naging sentro ay tinawag na Nomi o malalayang pamayanan. Di kalaunan ang Nomi o Nomarch ay unti-unting napagbuklod ng isang estado sa Nile upang makabuo ng panrehiyong pagkakakilanlan. So yun ang mga mahalagang pangyayari sa nauna sa panahon ng mga dinastiya or ang pre-dynastic period. Magpunta tayo sa pangalawang panahon at yun ang early dynastic period, also known as panahon ng mga unang dinastiya. Narito ang iilan sa mga mahalagang pangyayari sa panahon ng mga unang dinastiya na dapat nating tandaan. Tandaan na sa panahon ng mga unang dinastiya, unti-unting lumaki ang populasyon sa Egypt. Sa panahon din ito, nahati ang Egypt sa dalawang kaharian. Ito batay sa kahabaan ng Nile River. Ito ay ang Upper Egypt at Lower Egypt. Ito ay atin ang natutunan sa pag-aaral natin sa heograpiya ng Egypt. Noong 3100 BCE, isang pinuno sa Upper Egypt, tandaan natin siya, sa katauhan ni Menes ang sumakop sa Lower Egypt na nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa mahabang panahon. Si Menes ay isang pinakamahusay na pharaoh na sa panahon ng unang dinastiya. Then tandaan din natin na maliban sa pinag-isang pangangasiwa, nagtatag rin siya ng mga gobernador sa iba't ibang lupain. Isa ang Memphis sa mga lupain na ito na naging kabisera sa panahon ng paghahari ni Menes. Pagkatapos ng panahon ng mga unang dinastiya o early dynastic period, sumunod na ang panghuling panahon na ating tatalakayin sa aralin na ito at ito ay ang Old Kingdom o matandang kaharian. Narito ang mga bagay na dapat nating tandaan para sa matandang kaharian. Ang matandang kaharian, dito nabuo ang mga kahanga-hanga na mga pyramid ng Egypt. Tandaan din natin na sa panahon na ito ay pinatayo ni Khufu ang Great Pyramid at ito ang Great Pyramid na
na itayo noong 2600 BCE. Ito ay may lawak na 5.3 hektarya at may taas na 147 metro. Ito ay may taas na 147 metro. At ito rin ay kasali sa Seven Wonders of the Ancient World. Ilan pa sa dapat nating tandaan sa panahon ng matandang kaharian or Old Kingdom ay si Pepe II, ang kahuli-huli ang paraho ng ika-anim na dinastiya, munang circa 90 BCE. Pinaniniwala ang tumagal siya ng 94 na taon ang kanyang pamumuno at nangangahulugang siya ang pinakamatagal na naghari sa lahat ng mga hari sa kasaysayan. Namatay siya sa edad na 100 at dahil doon bumagsak ang Old Kingdom. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung may mga bagay ka na hindi masyadong naintindihan, pwede mong i-panoorin muli ang ating video. Pero ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang gawain sa pagkatuto. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay lubusan ninyong maunawaan ang tungkol sa aralin natin ang kabihas ng Egypt mula sa pre-dynastic period hanggang sa Old Kingdom. Narito ang mga sumusunod na katanungan. Una, ibigay ang mga panahon sa tamang pagkakasunod-sunod sa pag-aaral ng kasaysayan ng kabihas ng Egypt. Ibigay ang mga sumusunod, again, ibigay ang mga panahon sa tamang pagkakasunod-sunod sa pag-aaral ng kasaysayan ng Egypt. At sa sunod naman ay ibigay ang mga mahalagang kaalaman o mga mahalagang pangyayari na dapat nating tandaan sa mga sumusunod na panahon. At ito ay ang nauna sa panahon, pangalawa ay ang panahon ng mga dinastiya, at ang panghuli ay ang matandang panahon. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral tips, aral videos. At kung ikaw ay naghahanda para sa isang major examination, pwede mong i-binge watch ang video na ito para ikaw ay lubusang makapag-review para sa iyong mga upcoming exams para sa Araling Panipunan. Magkita-kita tayo para sa Araling 20, and that will be the part 2 of Kabihas ng Egypt. Magkita-kita po tayo, and please don't forget to like, share, and subscribe my videos. Maraming salamat po!